Kabayan, so gagamit tayo ng one kabayan, panghila. Small din lang yan si kabayan. Pero bago ang lahat kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more Carbadi Repair tutorial updates kabayan. So, yun na nga kabayan, yan. Panghila natin yan kabayan. Mayroon tayong spot weld na idikit mo lang, tapos may ground yan, tapos sabay hila. So, hindi ka na magdukot-dukot doon sa ilalim, tapos sikwat-sikwatin mo, hindi na kailangan. Ganyan lang, tapos sabay palo-palo. Tapos, yun nga kabayan, sabay masilya na agad. Ganun na kasimple, oh. Saglit lang kabayan. Mga small dent, ganun lang ang sitwasyon. So, mabilis lang. Hindi na katulad na magbukas ka pa sa gilid. Tapos, sikwat-sikwatin mo. Hindi na kailangan yan. Mga ganyan. Tapos, masilya agad kabayan. Ganun na kasimple. Pero yung bumper, hindi natin tanggalin kasi may linya yan. So, para makita natin yung kantuhan. Tapos, magliha tayo. Malalaman natin yung kanto. Para siguradong, yung kanto, straight pa rin siya sa bumper. Connecting sa bumper, yan. So, sa panel. Hello kabayan, magandang araw kabayan. Mag-repair pala tayo ng bumper scratch kabayan. Yan, nasagi. Tanggal yung pintura kabayan. So, lilihay lang natin ng 80 kabayan. Pagkatapos ng 80, 120. Tapos 180. Tapos 320. Tapos primer na tayo kabayan. So, medyo malaking tama yan siya kabayan. So, gagamitan tayo ng original na primer natin. Yung gagamitin natin dyan. Oh, ganun lang siya kabayan. Pagkatapos ng 80, 120 ka pagliha. Tapos masin lang naman yan siya kabayan. Saglit lang siya kabayan. Kahit malalim yung kabayan, gagamit tayo ng medyo makapal na liha. So 60 pwede pag malalim yung tama. So kailangan putpurin lang natin siya kabayan. Hindi tayo gagamit ng masilya. Sa mayroon naman tayong pang masilya ng plastic. Hello kabayan, magandang araw kabayan. So pangalawang patong tayo ng body filler kabayan. Pintuan pala ng Honda yan siya kabayan. So ni-repair natin yung bagong pinder tapos repair yung pintuan. So medyo natamaan yung gitna niyan, sa may gitna niya kabayan, pati loob may sagi diyan sa loob. So kailangan lagyan din natin ng body filler yung loob. O, ganun lang pagpahid kabayan, easy lang siya kabayan, kayang-kaya kahit baguhan kabayan. So ako bago pa ako kabayan, pero kayang-kaya ko na. So hindi lang ako lang may kaya, kakayanin niyo din yan. Malit na tama lang yan sa kabayan. So pangalawang patong, so aangat tayo kunti yan. Kabayan, Acura kabayan, TLX 2015 model. Bumalik lang siya dito kabayan, o hindi siya dito galing sa ibang branch. Tapos yun na nga kabayan, maraming problema. So yung bumper nakaawang dito, dahil dito yung sinasabi ko kabayan, ito yung clip na walang kita kabayan, ito pala, hindi nilagyan ng bolt din, tapos dito wala glue na, tingnan mo kabayan, pati yung running board niya kasi naka-lured kasi ito kabayan, parang ginawa na tatay ng kabila kabayan, ito matama to si kabayan, yung hindi maganda yung pagkapintura, ito rin, yan mo, klaro kayo, pati ito tinanggal ko na dito kabayan, yan, nawala dito, yan, tinanggal ko na dito yan, yan, tapos yan, repair ko rin ito, yan, masiriyado na, dating repair yan, tapos hindi na gusto na mayari, tingnan mo kabayan, naka-lured yan kabayan, yung running board, may tumbukol yan, walang lakas kabayan, pangit yung, tapos yun, kalawang na agad yung pinder dahil may stack up yung tubig nito, dapat hindi natanggalin yung running board na yan. Yung Acura pala kabayan, Honda rin to siya kabayan, France yung Honda to siya. Pangit kabayan, pangit yung mga ganitong buong katulad ito, ayan. Tapos pati yung kuha nito ng bumper, nakulayan, dapat itim lang to tapos nakulayan doon natin, pakita ko siya kabayan, ayan. Ito walang kulay, itong kabila, ayan mga kabayan, ayan nakulayan, kulay itim sana, blue na ngayon, kasi nakulayan ang blue, dapat tanggalin din to, para tanggalin natin yung kulay. Yan, mahirap yung ganyang balik. Yan na. Ito na pala yung Acura natin kabayan, no? So nahirapan ako dito sa kabayan. Tingnan mo kabayan, no? Itong kuha na to kabayan. Hindi kasi original to kabayan. Yung bumper repair na. So makapal na yung body pillar dito. So ito kabayan, no? Nahirapan ako dito. Kasi yung lagay ko dito kabayan, lagay ko na lang yung mabilis matuyo na silicone. Yung matindi talaga siya kabayan. Rapid siya. Yan. Pero mayroon pa nga uwang dito. Pero yung kabila okay naman. Ito maganda yung paglagay ko dito. Yan. Kabila okay lang naman yan. Ganyan kabayan, no? Pero dito okay. Pero hindi naman yung reklamo na mayari dito, yung gumagalaw. So ito wala na, okay na yan. Yung bumper na yan, yung one ito, pindi. Yung bumper na, ito. Yung retainer niyan, nilagyan ko lang ng screw. Okay. Pati yung kabila. Pati yung pagbukas mo dito, buksan mo yan, okay yung sarado. Mahirap to kabayan, no? Yung naka-lured kasi ito. Pati ito. Bago pala yun kabayan, pinturahan natin yung bago yung kabilang running board. Ito. Saan? Ito. Yan ka, yan okay. Bagong pintura din yan, running board na yan. Ito pintura rin to kabayan, oh. Bagong pintura to, ito pintuan, lamang pintuan na yan. Ay hindi ha, ito lang. Tapos yung kabila, ito, dinindingan natin to dito. Kasi ito, pinturahan natin to, ito din. Yan. Okay na yan sa kabayan. Hello kabayan, magandang araw kabayan. I-repair natin kabayan yung bumper scratches kabayan. Sagi lang yan sa kabayan.
Pero buo yung sasakyan natin na buong side ang i-repair natin. Pero kailangan tanggalin yung bumper sa harapan para pinturahan. So tanggalin din natin yung mga accessories para limpyo pagkapintura, kabayan. Yan, liha lang natin siya, kabayan, ng gumamit ako ng ET yan. ET na sandpaper, tapos ET 120, 180, tapos 320, kabayan. Tapos primer na tayo, kabayan. No, original primer yung gamitin natin yan, kabayan, kasi malaki kabilaan yan, kabayan. So dyan sa lip and dry tayo mag-repair, pati sa baba. So kailangan natin na original primer yan kasi malaki. Yan lang, kabayan, magandang araw. Kabayan, ito pala yung Kia Tulu Ride, kabayan, 2022 model. So bago modelo to siya, kabayan. So maganda siya, kabayan, maganda, malaki to siya, kabayan, no? Pang pamilya to, kabayan, no? So malaki. So ito yung gagawin natin, kabayan, yung pintuan. Ha? Wala naman eh, walang tama eh. Pero yan, pintuan yung nakalagay dito sa listahan, kabayan. Yan. So maganda talaga to siya, kabayan, malaki. Yan. Pang pamilya to siya, kabayan, no? Yan, kabayan. Yan. Ito yung gagawin natin, pintuan. Pintuan yung gagawin natin eh. Yan. So, ito yung likuran, kabayan. Automatic, bukas na nga yung likulo. Matindi ito. Matindi pala ito, kabayan. May video sa harapan, may video din sa taas. Tingnan mo. Ano kayong ginamit sa video sa taas? Tilight? Ito, tingnan ko, kabayan. May video sa taas yan. Di basta-basta yan, kabayan. Oh, kita yan. Matakbo. Oh, di ba? Oh, di ba? Matindi ito. Oh, ito yung sinabing Kia Tulu Ride. Ito pala yung gagawin natin, kabayan, no? Mga scratch, kabayan, no? Tinira ito, oh, ginuhita, no? Tingnan mo, kabayan, no? So ang nangyari yan, ang gagawin natin yan, tanggalin natin yung kabayan. Ito na yung RAV4 natin, kabayan, na hybrid na 2018 model yan. So yung ginawa natin yung back panel yan, naikabit na natin yung bumper, bago yung bumper, kabayan, no? Yan, bago yung bumper, pati yung pangilalim, pati yung baba, yung ibang kulay. So dalawang kulay ito. Ito hindi na kinulayan, to itong gitna, ito lang yan. Nakabit na natin yung pangalan na RAV4 tsaka XLI hybrid yan. So okay, kabayan, bagong pintura yan, 2018 model, maganda yan, kabayan, kahit sa inside J-Core. Pag mga Toyota, kabayan, RAV4, pero medyo maliit na body to, kabayan, sa SUV, hindi katulad sa mga bagong modelo ngayon na medyo malaki na. Pero maganda pa rin to sa, kabayan, 2017, 18, 15, 15 to 20. Yung mga nag-umbisa sa malaki yung body, malaki na yung body niya, mga 2001 siguro, 19, malaki na yung body. Yeah. Pero yung inside natin, maganda pa rin, no? Mayroon tayong maluwang. Pero mas maganda yung bagong modelo ngayon na malalaki na. Pero mahal naman din. Pero okay lang, oh. Yan, oh. Yung uso niya, kabayan, oh. Okay. Yung hindi pala yung ginagawa natin, kabayan, A4 to, kabayan, ha? A4, yung pagtanggal ng bumper sa likuran, kabayan. So magtanggal ka ng bumper sa likuran, kabayan, kailangan tanggalin natin yung taillight kasi mayroon niya sa loob dito. Tapos sa loob din, kabayan, kailangan natin tanggalin dito sa loob. Ito. Kasi may bolt dito yan sa loob. Ito, itong bolt niya. Ito, saka ito, saka ito. So kailangan na sa loob yan, kabayan, ha? Ito. So kailangan na natin tanggalin dito, yan, pinaka-uka na yan kasi tinanggal ko na, eh. Yan. Oh. Ganun ang pagtanggal ng E4, kabayan. OD E4. Yan. Yan. OD E4. Anong model? Titingnan natin yung model, kabayan, para malaman nyo, kabayan. Halos naman lahat ng OD ganun, kabayan. So kailangan tanggalin mo yung likuran. 2023 model. Bagong modelo. So ito yung i-repair natin na running board, kabayan. Oh. Ito, malaki to, kabayan. Oh. Pero purin lang natin yan, kabayan. Pati ito. Ito yung molding. Pati ito. Maliit lang ito. Dito. Ipuray natin ang 80 yan, kabayan.
Kabayan, bulbo to siya kabayan, 2011 E40. Ngayon ginagawa natin kabayan, yung pintuan at saka panel. Repair natin yung panel yan. Yan, okay na yan siya kabayan. Yung linya nito kabayan, okay na yan siya kabayan. Yan, okay na yan siya kabayan. Hindi na natin sinitin yung bumper kasi halata naman yung linya dito. Hanggang ganyan lang, maliit lang yung linya. So, yung molding dito, repair natin. Yung molding sa baba, i-repair natin. Yung running board, i-repair natin. So, ipakita ko sa inyo paano pag-repair. Yung bumper, bago yung bumper. Hello kabayan, magandang araw kabayan. Mag-repair pala tayo ng Volkswagen kabayan. Volkswagen hatchback kabayan. Yan, i-repair natin yung panel. So, mayroon tayo pang hila yan kabayan. Yan, medyo matibay talaga yan kabayan. Mabigat yan kabayan. Kaya isang hila yan. Isang hilahan lang. Pasok agad. Matibay yan kabayan. So, kailan pagkatapos yun, lilihain natin na magaspang number 40 yan kabayan. Tapos yun, yan ang spot natin. Pag spot niya, tapos hihilahin. Hindi na tayo magsundot-sundot dun sa loob. So, spot lang siya, tapos sabay hila. Yeah. Toyota Corolla tayo kabayan, 2013 model, lumang modelo na siya kabayan. Tinanggal natin yung pinder. Yung pinder, blending lang yan. Yung bagong pintuan, dito bangga yung dito eh. Bagong pintuan yung harapan, tapos bagong pintuan din to. So, ito repair natin itong panel. Yan, nilagyan ko ng masilya kabayan. Tapos yan, pangit yung masilya kabayan, no? Lilihain lang natin yan. Pinunduhan natin yan kasi may guhit yan. Pero binata ko na pa. Ito, sama natin ito pag repair. Dito na tayo magti-tip kabayan. Yan. Yan. Blending, tatanggalin natin 'to kabayan ha. Iangatan natin 'yan pati yung tanggalin natin yung tail light para blending siya. Yan. Yan, ganun lang kabayan. Ganun lang kasimple. Dito na tayo mag-tip niyan kasi i-repair natin 'to. Kasi nandito na tayo nag-repair, isama na natin 'yan. Pero hindi kasama 'yan sa aksidente kabayan ha, dito lang. Pero isama na natin 'yan. Dito na tayo magti-tip. Ganun lang siya kabayan, kasimple kabayan. Magtanggalan tayo, palit kabitan tayo. Tanggal kabit 'yan. Tapos tinanggal na natin yung oil para mas madalis, para hindi mahirapan yung pintura, hindi na magtitiping dito banda, doon na magtitiping. Kabayan, ito yung technique ko kabayan. Sa akin style, no. Ganito yung technique ko pag magpe-pressure ako ng bago pinturahan. So pre-pressure ang tawag niyan, eh, bago pinturahan. Eh. Ang style ko kabayan, ito, UV, maliit lang 'to kabayan eh. Yan masilya yan. So ni-UV ko lang yan, UV para mas mabilis, UV kasi maliit lang 'to eh. UV okay lang. Ang style ko kabayan, saka ko nilihain 'to. Tuyo na 'yung kabayan. Unahin ko muna yung dito. Yung kanto-kanto niya. So scratch bite, gamitin natin yung scratch bite. So kung sa liha pa to 800. So gamitin natin yung scratch bite, yung mga kanto-kanto. Yan. Yan dito kasi blending na to sa kabayan. Ito, binuo ko ng scratch bite 'yan kasi pag gamitin natin yung machine niya, mas mahirap, mas delikado kasi maputputo sa kabayan pag gamitin ng 800. So katulad nito, dito na ako mag-800 ng machine, yung gitna para iwas putputo dito para hindi mahirap sa pintor kasi pag magputput yan dito, sigurado magsisilir naman yung pintor. So yan, katulad nito. Imasin natin to, katulad imasin. Ito, scratch bite na tapos na yan. Tapos ang style niyan, tapos ng scratch bite. Dito na ako magliliha. Lihain ko muna to bago to imasin. Lihain ko muna ng black, gamit ko ng black na maliit. Lihain ko ng 320, kunti lang 320 kabayan, no? O kaya 400, kunti lang.
Tapos matapos 500. Lihab black pa rin. Tapos imasin natin ng black. Imasin natin ng 500. Tapos 800 buo na. Yun ang sinabi kong 800. Buo na to siya. Tapos pagkatapos yan, itid na. Tapos na. Ganun lang kasimple. Yun ang normal na proseso ko. Mas mabilis yun kaysa baliktad-baliktad. Okay? Kabayan, ito na pala yung Subaru Impreza natin, kabayan. Impreza. So, 2017 model. Ito yung bumper. Repair natin yung bumper. Repair yung pinder. Bago yung repair yung pintuan. Dalawang pintuan, kabayan. Repair din yung panel. Repair din yung bumper. So, lahat, sided na yan. Repair yan, kabayan. Okay na yung kabayan. Tapos na rin malinisan. Subaru Impreza 2017 model, kabayan. Yan. Impreza. Okay to siya, kabayan. No? Parang Honda Civic lang siya, kabayan. Yan. Pag Subaru, kabayan. Magandang klase din yung sakyan. Subaru, kabayan. Yan, kabayan, oh, yung ilaw ng plate number, kabayan. So, tiningnan ko, kabayan, walang ilaw yung kabila. So, kailangan natin palitan ng bago yan para siguradong walang problema. Pati yung T-light, i-check natin yung T-light kung umiilaw ba. Gumagana ba yung reverse, gumagana ba yung stop, yung brake niya. Kailangan natin tingnan lahat yan. Kasi yan, dyan tayo, yan ang ginawa natin eh. Yung rear bumper, palit bumper yan. So, pati yung trunks, ni-repair natin yan. So, kailangan okay yan. Walang problema. Kabayan, ito na yung Kia Niro natin, kabayan. Yung ginawa natin, kabayan, yung back panel saka yung bumper, bagong bumper. So, aksidente pati yung panel niya, yung pinaka-quarter panel niya. So, ni-repair natin yan. Kia Niro 2020 model. Bagong modelo, kabayan. Ito yung gawa natin, kabayan. Yan. Bagong bumper, bagong to. Ito, luma na to. Ito, ni-repair natin to. Ito, bago to siya. Ito, bago yan. Yan. Hatchback to siya, kabayan, ng Kia. Ito yung the best ng Kia, kabayan, oh. Pati mukha, kabayan, tinan mo mukha, kabayan, oh. Maliit pero maganda. Okay, kabayan, yan Kia Niro 2020 model. Kabayan, ito na yung Kia Niro natin, kabayan. Yan, plug-in electrical to siya, kabayan, ha. Yan, kabayan. Patch up natin ito, kabayan. Kasi delikado ito, kabayan. Makita na mayari ito. Yan.
normally yan kabayan, ipagilagay mo dito tapos painitan mo agad. Wala tayong painit eh, nasa loob eh, nasa labas na to eh. Pitik-pitik lang yan, at least yung itim hindi nakikita. Pero mas maganda talaga to painitan kabayan, kasi pag painitan mo yan, automatic siya, titigas, tapos dikit ka na naman na ibang kuhan, tapos maganda, parang original siya tingnan. Pero yan, okay na yan, hindi na gano'ng mapansin yan. Diba? Ganun lang kabayan, magsimple.